Ito na yung itsura ng dagat. Medyo madilim pa unti. Medyo madilim pa ng konti. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Hindi pa po kami natatapos sa aming ginagawa. Kasi yung huli namin na isda sa lambat kanina ay ito pa. Good morning Kasun! Good morning ka! Good morning po. Good morning to all. And ang isda ay kailangan tanggalin sa lambat. Pero just carefully. Why? Because masakit yung tinik. Yay! English yun ah! Taglish lang. Taglish. Madami po, Ben. Pati yung ano? Pati yung lion face, hindi pa nakukuha. Patay na! Kawawa naman, dapat kanina, binitiwan yan. Pero, ulami na lang kasi patay na eh. Wala na eh. Uy, ulam mo talaga yan, kasi tapon mo yan. Patay na yan eh. Isa din yung pwedeng ulamin, nakakain din yan. Ayan po yung aming ginagawa. Hanggang ngayon, hindi pa tapos. Parang ginugutom na ako. Gutom ka na? Yes. Wala tayong makain dito, walang tinapay. Ay, nako. Ayun, ganda ng sikat ng araw. Parang siya, nung kami pa. Parang siya nung kami pa. Ang ganda niya. Ang ganda ng kalagayan namin. Okay! Naghugot! Hugot pa more! Sana. Sana all! Uy, ba't may sana all? Sana all, marunong maghugot. Sana. Sa darating na mga panahon, na pwede pang maging ganoon din noon. Mga pagsasama. Ganit maulit muli. Ang drama mo naman. Ito yung buhay probinsya. Ganito yung makikita mo. Araw-araw. Kahit nakapagtapos ka ng trabaho, nakapagtapos ka ng pag-aaral, ng kolehiyo. O ano naman ngayon? Eh, pagdating sa probinsya, hindi naman din magagamit yun. Magagamit din naman yun ha? Magagamit yun kapag nasa Manila lang. Hindi ha, magagamit yun. Magagamit yun kapag... Halimbawa, naging teacher ka. O, dito lang yun. O. Kapag pumasa ka. O, naging teacher ka, punta ka ng dagat, turuan mo yung mga isda. O, di ba? Oo nga. Kinabang yun, magagamit mo yun. Kasi alam mo, ngayon, maraming teacher dito sa isla namin na... Ano sila, teacher sila, tapos paggabi, nangingisda. Oo. O, di ba? Pero, may pinag-aralan ka man o wala, ganun pa rin trabaho. Hindi basta. Hindi basta ako nagagandahan ng sikat ng araw ngayon. Ito yung panibagong araw na magbibigay saya. Yun yung araw na magbibigay ng panibagong pag-asa. Ano pa son? Dagdagan mo son. Panibagong buhay. Panibagong buhay. Ibinigay ng Diyos. Uy, may Diyos. O naman, sino man nagbigay ng magandang umaga ngayon? Siyempre, ang Diyos. Oh, yun. Oh, sige, yun na. Sabay mo na yun. Tapos? Thank you ka. Ito yung araw na tatahakin mo buong maghapon na... Tatahakin mo ng sobrang init. Yun, kasi malapit na yung summer. Kaya kung gusto ninyong magbakasyon, mag-island tour, huwag nyong kakalimutan yung aming isla. Ang isla ng Burias. Isa din dito, marami din dito ang pasyalan. Ayan. Ayan, sa gilid na yan. May mga adventure din naman. Pwede mong para di ka maboring kapag pumasyal ka dito. Ayun. Yun. Dito, sa likodan namin, di lang masyado yung makikita. Yung may ilaw dun sa tabing dagat. Beach din yun. Saan? Saan yung beach na pinagmamalaki mo? Ayun, yun, yun. Yung may ilaw na yan? Yun, may ilaw na yun. Hindi naman makita sa camera. Hindi makita sa camera. Sayang. Tapos sa katabi nun, may ano doon, may isang isla rin na malapit sa... Madilim eh, hindi mo makita eh. Sayang. Yung sikat ng araw pa lang yung makikita mo kasi papaliwayway pa lang eh. Nagbubukang liwayway pa lang. Ayun oh, ganda ng ano ng araw. Kaya sana buong maghapon, maganda yung mood natin. Iyay. Yung araw natin ngayon. Iyay. Lalo na kapag kakain ka ng sariwang isda. Ikaw naman, inihaw. Mamaya. Sinigang. Mamaya ihawin mo yung...
huli natin ha. Yes. Anong isda? Yung broad fish? Broad fish? Yung butiti fish? Masarap yon. Yung butiti? Ba't laging extra yung butiti, son? I don't know. Dapat hindi ini-extra yung butiti na yan eh. Marami pong gagawin sa araw na to. Hindi lang mga isda. Hindi, matulog! Anong oras ba tayo pumunta dito kanina? Alas 12, ano? Oo, oh, alas 12. Tapos, ngayon, umaga na. Tapos, sinabot ka ng umaga. Tapos, yan yung makikita mo. Ang ganda. Yun, mga... isang araw yung biyahe. Mararating mo na rin yung isla ng ano? Yung mainland ng... Sibuyan. Saan? Ayun, dun. Sa kabila. Tapos yung nakaharap dyan sa camera, yung pinagsisikatan ng araw, yan. Papuntang Masbate naman yan eh. Masbate, tapos Cebu. Cebu ba dyan? Hindi naman eh. Katabi ng Masbate. Sa likod. Katabi daw, tapos sa likod. Katabi? May isang ka ba nakakitang katabi pero nasa likod? Sa likod. Umayos ka nga! I'm sorry po, I'm sorry. Tao lang po, nagkakamali. Yay, ang bait naman. Napakaganda po talaga ng panahon ngayon kasi yung dagat malinaw. Malinaw, walang alon na ano, bagaman ay gumagalaw pero yung natural na galaw lang po ng alon. Nag-high tide na siya kaya mabilis yung mabilis yung ano, paglaki ng dagat ngayon. Uy, mamaya pala kayo, Soy, masarap maligo ng dagat. Bakit? Ano meron? Siyempre. High tide na. Tapos malinis pa yung ano ng dagat ngayon. Ganun ba yun? Oo. Wala naman tayong babaonin mamaya. Kahit chicherya lang. Or isang pirasang tinapay, hatian na lang natin. Ah, kawawa. Harap mo nga yung camera dyan sa isda. Joke lang. Nung matapos na tayo dyan. Nangangana, patay na eh. Pero pag buhay to, yan. Marami pa ba yan? Dami pa, no? Oo, oh, medyo madami pa nga. Ba't parang napuruhan yung lion fish? Talaga lang. Papagalitan tayo yan. Hinuli natin yung lion fish na yan. Pero hindi naman endanger yan. Endanger na yata yan eh. Hindi ko lang sure. Ito yung masarap sa kinilaw, oh. Yan, sa kilawin. Oh, masarap yan sa kinilaw to. Manamis-tamis yung ano, yung laman. Lalo na kapag kumpleto ricado. Ano bang masarap na pagkilaw? Ano? Una, step 1. Step 1? Una na nga. Step 1 pa. In English ko lang. Sige. Tuloy mo. Yan. Kailangan mo munang tanggalan yung isda na tinik. O siyempre naman, saan ka ba nakita ng kinilaw, di mo tanggalan ng tinik? Tapos, tanggalan mo ng ano, ng bituka. Tapos, sugasan. Tapos, hiwain ng pino. Ano ba masarap ilagay na ano, suka? Yung sa iba? Yung sa nyog. Yung sa natural, ano? Oo, natural na suka lang. Tapos, lagyan mo ba, ng parang malaki yan. Anong yan? Ito ay mulmul? Tinawag na kapamilya pa rin to ng mulmul. Ano yan, ano mga yan? Parrotfish. Pero ano to, isa lang to, parang hindi siya original na parrotfish. Kapamilya lang. Local, ayun? Local? Local. Ah, may local pala na parrotfish. May local na parrotfish. Pero kapamilya. So, tuloy pa natin yung paggawa ng kilawin na isda. Sige, tuloy mo. Pagkatapos na hiwain ng pino yung isda, mm-hmm, kailangan mong medyo, ano, hugasan mo ulit ng unting suka lang para matanggal yung mga ano, mga organism na hindi kasali doon. Organism? Yung katas niya, ng malangsa. Diba? Mawala yung langsa. Tapos, pigain ng unti. Ah, ganun pala yung pagkinilaw. Pag napiga na, tuyo na yung isda. Tapos? So, lagyan mo na ng ricado. Natutuyo pala yung isda. Ano, pag piniga mo, tapos medyo tuyo na, wala na yung katas ng isda. Huwag naman masyadong pigang-piga kasi wala na yung sustansya.
Ganun ba yun? Light lang. Tapos, lagyan mo ng ricado. No, suka. I know. Tapos, suka, kunting sibuyas. Asin. Tapos sibuyas. Or, ano, mas masarap pag luya. Luya? May luya.